Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniatas ng iyong anak kay Santa Maria Magdalena, una sa lahat ang pagbabalita tungkol sa maligaya niyang pagkabuhay, pakundangan sa kanyang panalangin at kagitingan, maipahayag nawa naming si Kristo ay nabubuhay at makita namin siyang nagahari sa iyong kadakilaan. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo ang lahat. Pagbasa mula sa awit ni Solomon. Gabi-gabi sa higaan, ang mahal ko'y hinahanap. Ngunit hindi masumpungan kahit nasa pangarap. Akong ito'y bumabangon, sa lungsod ay naglalakad. Ang lansangan sa paligid ay aking ginagalugan. Ngunit hindi matagpuan ang sinta kong nililiyag. Sa akin ngang paglalakad, nakita ko'y mga bantay. Nagmamanman, naglilibot sa paligid sa lansangan. Sa kanila ang tanong ko, mahal ko ba ay nasaan? Nang kami ay maghiwalay ng nasabing mga tanod, bigla na lang nakita ang mahal kong iniirog. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw yaong hangal. Para akong tuyong lupa, na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuario, sa lugar na dakong banal. Ikaw ro'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan. Magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwi na ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluway sa iyo lang nangahawak. Pagkat ako kung hawak mo, kaligtasay natitiyak.
Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang, magsitayo ang lahat. Buhay na libingan niya'y iyong nakita. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng Linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Narating niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na minamahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha na sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing ulunan at ang isa naman sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin ay guro. "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at sa inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ni Maria Magdalena. Alam natin sa kwento sa Biblia na si Maria Magdalena ay isang babaeng pinagaling ni Jesus mula sa pitong demonyong sumasapi sa kanya.
Alam natin yung kwento na yon. Si Maria Magdalena, yung sinapian ng 7 demonyo at siya yung pinagaling ni Jesus. Pero bukod dito, mas kilala siya ng lahat bilang isang prostitute. Yan, no? Nakikita ko na yan sa mga mata ninyo, di ba? Kilala ng lahat na si Maria Magdalena ay prostitute. Kahit na walang direktang sinasabi ang Biblia, kahit na hindi ito pinatutunayan ng Biblia, pero kilala siya bilang isang prostitute. Kaya kung papansinin natin, si Maria Magdalena ay kilala ng lahat bilang isang makasalanang babae. Kilala siya dahil sa kanyang kasalanan at sinasabing kasamaan at hindi sa kanyang kabutihan at kagandahan. Mga kapatid, iba naman ang ipinakikita at iba ang pagpapakilala sa atin ng Ebanghelyo kay Maria Magdalena. Siguro, ito yung gustong gawin ni Jesus. Kaya ito yung kwento na naisulat tungkol kay Maria Magdalena. Yung kwento noong mamatay si Jesus. Narinig natin sa Ebanghelyo, isang umaga ng araw ng Linggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan ni Jesus. Pero wala na yung tabing na bato. Kaya dali-dali siyang tumakbo at hinanap yung mga labi ni Jesus. Ang hindi niya alam, si Jesus na yung kanyang kausap. Inakala niyang hardinero, yung nag-aalaga ng halaman sa doon sa libingan ni Jesus. Nakilala lang ni Maria Magdalena si Jesus nang tawagin o banggitin ang kanyang pangalan. At doon, inutusan siya ni Jesus na sabihin sa kanyang mga alagad na siya ay muling nabuhay. Si Jesus, inutusan niya si Maria Magdalena na sabihin sa lahat na siya ay muling nabuhay. Sa panahon natin ngayon, kapag meron tayong isang sikreto o kaya isang balita na nais ipaalam o sabihin, ang una nating sinasabihan ay yung mga taong malapit sa atin. O, hindi ba? Kapag meron kang sikreto, halimbawa, natagpuan mong buntis ka o nagdadalang tao ka, sino ba yung una mong nilalapitan? Yung taong pinagkakatiwalaan mo? Yung taong matalik mong kaibigan? Yung itinuturing mong espesyal? Hindi ba ganon? Kapag meron kang sikreto o balita, ang lalapitan mo, yung taong minamahal, malapit, espesyal, pinahahalagahan, o kaya isang matalik na kaibigan. Ito marahil ang gustong ipakilala sa atin ni Jesus tungkol kay Maria Magdalena. Ito yung hindi natin alam tungkol kay Maria Magdalena, ang posibilidad na siya ay malapit kay Jesus, na siya ay matalik na kaibigan ni Jesus, o kaya espesyal kay Jesus. Naiwan kasi tayo doon sa kasalanan ni Maria Magdalena. Kaya madalas, tinitignan natin yung kasalanan ng isang tao. Kaya ito yung tumatatak sa atin sa halip na kung ano ang maganda at mabuti. Ang nakakalungkot, minsan din ganito ang tingin natin sa ating mga sarili. Mas nakikita natin yung ating maling nagawa
mas nababalikan natin yung mga kasalanan natin, yung mga kapalpakan natin. Kaya pakiramdam natin, wala tayong kwenta, wala tayong silbi, palpak, patapon, at kung ano-ano pang magagandang ipinaratang natin sa ating mga sarili. Kaya sa halip na lumago tayo, na panghihinaan tayo, hindi ko naman kaya yan eh, kasi hindi ako magaling. Sabi kasi ng nanay ko, hindi naman ako magaling. Yan, di ba? May mga ganyang magulang, no? Sinasabihan yung anak, B-O-B-O, di ba? O kaya, kapag nagkamali ang anak, anong sinasabi? T-A-N-G-A. Bakit ganun? Kaya tuloy, walang lakas ng loob yung anak na lumago. Kasi mismong magulang, hindi naniniwala sa kanya. Konting pagkakamali, pinapalo. Minsan sa ulo pa. Kung babalikan natin ang kwento ni Maria Magdalena, makasalanan man siya, pero hindi siya tinignan ni Jesus gaya ng tingin ng lahat ng mga tao. Sa halip, pinaramdam niya na si Maria Magdalena ay espesyal at mahalaga sa kanya. Lahat tayo, katulad ni Maria Magdalena, may bahid ng kasalanan, pero hindi nangangahulugan, hindi na pwedeng lumago at magbago. Dahil tandaan, sa mata ni Jesus, espesyal tayo. Amen. Magsitayo ang lahat. Naranasan ni Maria Magdalena ang kagalakan sa pagtatagpo nila ni Jesus sa muling pagkabuhay nito. Nawa, ang maluwalhating pangyayaring ito ay maghatid ng kahulugan at pagbabago sa buhay natin. Ating sambitin sa bawat panalangin sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang simbahan ng Diyos naway magpanibago kay Kristong muling nabuhay at ihatid ang kanyang mensahe ng pag-asa at pag-ibig sa buong mundo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang pamayanan ng mga mananampalataya naway magpatotoo sa muling pagkabuhay ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang halimbawa at patuloy na pagtalikod sa kasalanan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang mga nasa madilim na libingan ng kasalanan, naway makatagpo kay Jesus ng lakas at sigla sa pagbangon sa isang buhay ng katapatan sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang mga nasisiraan ng loob dahil sa mga waring walang katapusang mga paghihirap, naway makatagpo sa muling pagkabuhay ng tapang na ipagpatuloy ang kanilang paghahanap ng higit na mabuting buhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ama, tanggapin nawa namin ang mabuting balita ng muling pagkabuhay ni Kristo at ang aming buhay na hinaharap sa piling mo. Hinihiling naming ipagkaloob mo na maranasan namin ang bunga ng kanyang muling pagkabuhay sa aming sariling buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo
na ating Panginoon. Amen. Maupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nakahanda ngayong si Santa Maria Magdalena ay aming ginugunita, yamang ang kanyang inihaing pagmamahal ay malugod na tinanggap ng iyong anak, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, sapagkat ang iyong habag ay hindi kabawasan. Sa iyong kapangyarihang ipinangangaral sa tanan, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Sa isang hardin ay napakita siya kay Maria Magdalenang buong buhay ay nagtangi sa kanya. Sa krus, siya'y saksi sa kanyang pagpanaw, ang naghanap sa libingan sa kanyang pagdalaw, at ang unang nag-alay ng pagsamba sa bumangong mula sa mga patay at nang isugo bilang apostol ay idinangal kasama ng mga apostol upang ang mabuting balita ng buhay na bago ay maiparating hanggang sa dulo ng mundo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman numatapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo ang lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, ng kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni Santa Maria Magdalena at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
my heart, I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and death He has prevailed. In His glory, in His new life we partake. I know He lives as He has promised. For me He is risen that from fear I may be free. Not even death can separate me. Love and might remain in me. In my heart, I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and death He has prevailed. Glory, in His new life we partake. For I have seen and touched Him risen. To all the world will I proclaim His majesty. With joy I sing to tell story, that in our hearts may live His memory. In my heart, I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and death He has prevailed. In His glory, in His new life we partake. And all the earth shall bow before Him. His blessed name all will adore on bended knee. Shall reign, so shall His justice. In Christ my Savior let all glory be. In my heart I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and death He has prevailed. In His glory, in His new life we partake. In my heart, I know my Savior lives. In His glory, in His new life we partake. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa tinanggap naming banal na pakikinabang, mag-umapaw nawa sa amin ang nananatiling pag-ibig na siyang nagdulot ng kaugnayang mahigpit ni Santa Maria Magdalena sa guro niyang si Kristo. Kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. Ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Magdasal din po natin ang buong mundo, ang ating bansa, at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman. Lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman.
ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pagantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisak ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,